Magandang umaga Davao, magandang umaga Mindanao. Magandang umaga Timog, Silangan, Hilaga at Kanluran. Ito si Gilbert Lopez Martihicatso para sa headlines. Nagbabagang balita, ulat panahon, easterlies na nakakaapekto sa Mindanao. Lokal na balita, naghahanda ang mga paaralan sa Davao Region para sa earthquake drill. Pinapalakas ng ARTA ISMIN ang pagpapatupad ng kadalian ng paggawa ng negosyo. Inindorso ni BP Sara ang No Permit, No Exam Prohibition Act. Sinusubaybayan ng Dole Davao ang pagsunod sa maximum or minimum wage. Pambansang balita, ipinagdiriwang ng San Carlos City ang buwan ng kababaihan, nagtataguyod ng mga ligtas na espasyo. Nakurunahan ang bagong reyna ng Sinigayan. Balitang pandaigdig, kikita ang Pilipinas ng hanggang 6 billion ng mga pamumuhunan sa sektor ng kasino sa susunod na 5 taon. Sinabi ng India na walang katotohanan ang mga pag-angki ng China sa estado ng Arunachal Pradesh. Balita sa entertainment. Dating K-pop star na si Jung Jun Yung ay lumabas na sa kulungan pagkatapos ng 5 taong parusa sa panggagahasa, termino ng spy cam. Dennis Trillo joins Pulang Araw sa kanyang unang pagganap bilang kontrabida. Balitang pampalakasan. Nananatiling walang bahid ang collegiate champion San Beda at Lasal sa PBA D-League. Pinagmumulta ng NBA si Detroit guard Evan Fournier ng $25,000 dahil sa pagsipa ng bola. Pang-internasyonal na tampok, Prague, Czech Republic. Lokal na tampok, gusto ng ultralight na karanasan sa paglipad? Narito kung ano ang aasahan. Mga kwento sa tabi-tabi. Holy Cross Drive, Talipapa. At sa trivia, lungsod ng Davao or Davao City. Ang Mindanao ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulong-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog dahil sa easterlies localized na bagyo. Mahina hanggang katamtamang hangin mula sa Silangang hanggang sa Hilagang Silangan hanggang sa iiral sa Mindanao na may banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan. Lokal na balita, sinabi ni Ednar Dayanghirang, Regional Director of OCD Davao, ng kapihan sa Davao noong Lunes ng umaga Marso 18, 2024 sa SM City Davao, na batay sa kanilang datos, ang mga paaralan ay may pinakamalaking populasyon sa isang lugar. Sinasabi ni Dayanghirang na makikipagtutulungan sila sa Department of Education, DepEd, at Commission on Higher Education, CHED, para sa mga pampublikong paaralan at kolehiyo o universidad ng Estado. Habang ang pribadong sektor naman makipag-ugnayan sa kanila ng paisa-isa. Inihayag niya na ang mga planong paggawa ng pilot earthquake drill
sa Rizal Memorial College na may makasunod na pagtitiklop ng iba-ibang paaralan kasunod ng pagtataas. Ang Red Tape Authority Eastern Mindanao sa Davao Region para ipatutupad ang Ease of Doing Business Law at tugunan ang iba-ibang issue ng red tape sa lugar. Sinabi ni Engineer Ruelo Aradanas, Regional Chief of ARTA Eastern Mindanao, said during the kapihan sa Davao on Monday morning, March 18, 2024, sa SM Ecoland na ang inspeksyon at validation ng mga opisina ng iba pang ahensya ng gobyerno sa Davao at ang rehiyon ng SOC Sergeant ay magpapatuloy pa rin. There are some government offices that are not compliant. But kami po ay gumagabay sa kanila? Binibigyan po natin sila ng orientation pagdating sa East of Doing Business at saka re-engineering plan nila. Ilan sa mga lugar ay sumusunod sa Davao Region ay ang Davao City, Panabo City at Tagum City. Sinabi ng opisina na sinisikap nilang maabot ang ilang malalayong lugar sa Davao Region dahil tinututukan pa rin nila ang SOC Sergeant. Ipinahayag ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang kanyang suporta sa pagpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng No Permit, No Exam Prohibition Act. Sa pagsasalita sa isang panayam sa media noong linggo ng umaga, Marso 17, 2024, sa San Pedro Square, itinampok ni Duterte ang kanyang suporta para sa paglagda ni Marcos sa Republic Act or RA number 11984. Sinabi niya na ang batas ay pangunahing may kinalaman sa mga pribadong paaralan dahil sila ay ang mga naniningil ng tuition at iba pang bayarin. Lubos naming sinusuportahan ang pagpapatupad nito. Ang batas na ito ay pangunahing nakakaapekto sa mga pribadong paaralan dahil sila ang naniningil ng mga edukasyon. Dito sa Department of Education, libre ang edukasyon, she said. Noong Marso 11, 2024, nilagdaan ni Marcos ang RA 11984, na sumasaklaw sa lahat ng pribado at pampublikong institusyon pang-edukasyon mula sa K hanggang 12. Mas mataas na edukasyon at technical, vocational na antas sa buong bansa. Ang batas na ito ay nagbibigay daan sa mga mahihirap na mag-aaral na may hindi pa nababayarang bayad sa pag-upo sa mga pagsusulit kahit walang permit. Lahat ng pampubliko at pribadong institusyon pang-edukasyon ay sakop ng batas na ito. Ay pinag-uutos na tanggapin at payagan ang mga disadvantage na mag-aaral na hindi nakakabayad ng tuition at iba pang bayarin para kumuha ng nakakatakdang periodic at final examination nang hindi nangangailangan ng permit. Itinakda ng batas. Mahigpit na babantayan ng Department of Labor and Employment or DOLE Regional Office ang pagsunod sa mga establishmento bagong minimum wage order na nag-uutos ng 38 minimum wage increase. Kami ay may mandato na subaybayan, ipatupad at subaybayan ang mga kung isaalang-alang ang mga mandato ng DOLE ay upang magkaroon ng visitors regulatory power. Inaayos namin yung mga establishmento na sumusunod at hindi sumusunod sa new wage order. Si Attorney Randall Pensoy, DOLE 11 Regional Director, sa kanyang guesting sa kapihan sa Davao Media Forum ay ginanap noong Marso 11 sa SM Davao City. Sinabi ni Pensoy na mayroon silang labor inspection monitoring at visitorial power. Bukod sa pagbisita at pagsasaayos sa mga establishmento, maaari silang kumilos sa mga ulat ng mga establishmento
na hindi sumusunod sa mga pagsasaayos ng minimum na sahod. Meron tayong mga labor inspector na bumibitsita at nagchi-check ng mga establishmento kung sila ay sumusunod sa bagong sahod order. Aniya, pakikinggan ng mga labor inspector ang mga reklamo ng hindi pagsunod. Mga miyembro ng San Carlos City Interagency Council Against Trafficking of and Violence Against Women and Their Children, CIACAT, BAUSE, ng 54 na kinatawan ng 18 barangay ng lungsod sa RA 11313, Marso 15. Sinasabi ng SIACAT BAUSE Secretariat Laverne Rigor na ang orientasyon ay bahagi ng pagdiriwang ng National Women's Month na naglalayong pagbibigay kakayahan sa mga kinatawan ng barangay sa mga kapansin-pansing provision ng Safe Space Act o Bawal Bastos Law para sa kanila. Alam nila kung paano tutugunan ang mga reklamo sa kanilang antas. Sinabi ni Attorney tinalakay ni Ralph ni Kabantod ng Public Attorney's Office, ang Safe Space Act o Bawal Bastos Law at ang probisyon sa punong barangay. Kagawad Chairs sa Women and Family Committee, Kagawad Chairs on Peace at Kautusan, mga barangay secretaries, Tanod at Bausi, Barangay Desk Officer. Binanggit ni Kabuntod ang kahalagahan ng paggalang sa lahat ng kasarian. Binigyan diin din niya ang tungkulin ng mga opisyal ng barangay sa pag-iimbestiga at pag-aksyon sa mga reklamong nakabatay sa kasarian mula sa mga residente dahil ito ay isang seryosong krimen na nararapat pansinin. Ang kaganapan ay ginanap sa Liga Conference Room, SCC Multipurpose Hall, Park Marina. Isang mag-aaral ng parmasya ang kinununahan na nananalo sa 11 kandidato sa gabi ng koronasyon. Co-presented by Sagay Sigay, Jaces in Sagay City Public Plaza, March 17. Rosel Cabanyog, 20, kumakatawan sa barangay C. Bulanon, ay kinununahan bilang bagong festival queen sa 3 oras na pageant night. Si Cabanyog ay isang mag-aaral sa parmasya mula sa Riverside College. Sinamantala ni Cameron Pajos ng Barangay Vito was crowned as Sinigayan Queen Tourism. Teresa Piraan o Barangay General Luna bilang reyna ng Sinigayan Charity. Roslyn Dayo ng Barangay Old Sagay bilang first Princess, habang si Saidilin Portunes ng Poblasyon 1 ay tinanghal bilang Second Princess. Nasungkit din ni Cabanyog ang mga parangal para sa Best Swimmer, Gown at Talent, habang si Pajot ang nag-uwi ng Best Festival Wear. Ang pageant ay isa sa pinaka-aabangang kaganapan sa Sinigayan Festival ay dinaluhan ng libo-libong Sigayanon. Balitang pandaigdig. Ang sektor ng kasino sa Pilipinas ay malapit nang masaksihan ang malalaking pamumuhunan kasama ang dayuhan at domestic na mga negosyong nagbibigay ng hanggang $6 billion, humigit kumulang 334.2 bilyong pesos ng Pilipinas. Sa kasino sektor, sa susunod na 5 taon, ang projeksyon na ito, sinabi ni Alejandro Tenco, ang head hetso ng Pilipinas Gaming Regulatory Board, sinabi na ang paglitaw ng Pilipinas bilang isang nangungunang gambling hub ng Asia or sa Asia ay lumalaki sa gitna
tumataas ang kompensasyon or kompetisyon. Sa isang panayam noong Martes, binalangkas ni Tengko ang isang ambisyosong blueprint na inilalantad ang mga plano para sa pag-unveil ng sa kahit isang nobelang casino resort kada taon. At ang mga pag-unlad na ito ay hindi makukulong lamang sa Maynila. Sa halip, ang mga rehiyon tulad ng Clark Special Zone or Economic Zone sa Central Luzon at Cebu ay makakapag-host ng bagong casino. Mananatiling buyante ang trajectory ng ating paglago na pinasigla ng pagpapasinaya ng mga bagong pakikipagsapalaran sa casino at ang proliferation of electronic gaming avenue, sabi ni Tengko sa ASEAN Gaming Summit na nagpapahayag ng kumpiyansa sa pagtaas ng trajectory ng industriya. New Delhi, sinabi noong Martes ng Foreign Ministry ng India na ang China ay gumagawa ng absurd claim tungkol sa Arunachal Pradesh. Idinagdag na ang hilagang silangan na estado ay nagbabahagi ng isang hangganan sa China ay palaging magiging isang integral at hindi maiaalis sa bahaging India. Inaangkin ng China ang Arunachal Pradesh ay bahagi ng Timog Tibet. Tinanggihan ng New Delhi ang claim at sinabing Arunachal Pradesh ay palaging bahagi ng India. Noong nakaraang Agosto, nagpalabas ang China ng bagong opisyal na standard na mapa na nagpapakita ng 10 dashed line. Kapalit ang 9 dashed line ito na inangkin ang halos kabuuan ng South China Sea kasama ang 10 dashed line map ng Arunachal Pradesh bilang bahagi ng China. Nagsampa ng malakas na protesta ang India sa mapa. Ang pag-uulit ng walang batayan na mga agrumento sa bagay na ito ay hindi nakakabigay ng anumang bisa sa mga naturang claim. Radner Jaiswal, dayuhan ng India, sinabi ng tagapagsalita ng ministeryo noong Martes. Siya ay tumugon sa mga komento noong nakaraang linggo na ginagawa ng Senior Colonel Zhang Xiong, tagapagsalita ng Ministry ng China ng Pambansang Depensa. Ilang araw matapos, pinasinayaan ng punong ministro ng India na si Narendra Modi ang isang lagusan na kalsada ng Arunachal Pradesh noong Marso 9. Balitang entertainment. Shol, umalis sa kulungan ang dating K-pop star na si Jung Hyun Yong noong Martes matapos makompleto ang 5 taong termino para sa gang rape na ipinagbabawal na paggawa ng pelikula. Sa isa sa mga high profile na iskandalo ng spy cam ng South Korea, si Jung ay napatunayang nagkasala ng panggagahasa sa 2 pagkakataon noong 2016 at sa pagkuha ng pelikula sa kanyang sarili na nakikipagtalik sa ibang babae nang hindi nila nalalaman at nagbabahagi ng footage nang walang pahintulot sa kanila. Kilala bilang mulka sa Korea, ang mga spy cam na video ay karaniwang ginagawa ng mga lalaking lihim na kinukunan ng pelikula ang mga babae sa mga paaralan, banyo at sa ibang lugar. Bagamat maari ding ilapat ang termino sa lihim o lihim na kinunan na footage ng consensual sex. Ang kaso ni Jong ay isa sa serye na mga high-profile sex scandal na kinasasangkutan ng mga male celebrity na lumitaw sa kasagsagan ng isang lokal na kilusang Me Too.
nang magprotesta ang libu-libong kababaihan sa kabisa-sera ng Seoul noong 2018 na umaawit, "Ang aking buhay ay hindi ang porn mo." Isang K-pop star ang dating miyembro ng sikat na boy band na Big Bang na si Seungri ay natagpuan nakatanggap ng mga video ni Jung at kalaunan ay hiwalay na napatunayang nagkasala ng marami mga kaso na nauugnay sa iskandalo sa sex at druga sa kanyang Burning Sun nightclub. Matagal ko na itong iniintay eh. Matagal ko nang hinihintay ang ganitong klaseng project. Ganito kabigat na karakter. Ngayon naman, as a kontrabida, may kaunting pressure pero mas nandun ako sa importansya sa pagkakaroon ko ng challenge bilang artist. Bilang artist, he said. Sa dami ng ginawa ko, kailangan ko ng isang mabigat na role na mag-iisip ako at pag-isipan ko bawat kilos, bawat galaw, at bawat dialogue ulit. Excited ako sa mga ganoon, he said. Sinabi ni Dennis na hindi siya nagdadalawang isip na tanggapin ang tungkulin bilang isang sundalong Hapon. Sabi ko, "Direk, sa totoo lang, hindi ako kinakabahan doon sa pagsasalita ng Nihongo or Japanese. Mas kinakabahan ako doon sa pag nagtatagalog na siya, baka magiging katawa-tawa," he said. Sinabi ni Dennis na excited siyang makatrabaho ang kanya mga co-stars na sina Alden Richard, Barbie Forteza, David Licauco, at Sanya Lopez. "Excited ako magkaroon ng eksena ni Alden. Siyempre, siya yung hindi ko pa naka-eksena, lalo na sa mga ganito. Mga drama, nakatrabaho ko siya sa mga variety show. Pero ayon, excited ako na ma-reunite kami kina David at Barbie. Kay Sanya, na nakatrabaho ko na rin dati," he said. Pulang Araw will also star Angelo De Leon, AP Quezon, Rochelle Pangilinan, and Aidan Binirasyon, and more. Si Dennis ay dating gumaganap sa bilang Crisostomo Ibarra sa Maria Clara at Ibarra, Ned Armstrong sa Voltes 5, Legacy, at Atom sa Love Before Sunrise. Pinaliwanag ng reigning NCAA at UAAP champions on Beda University at De La Salle University ang kanilang mga panalong paraan upang manatili walang talo sa 2024 PBA D-League Aspirant Cup noong Lunes sa Henares Center Antipolo. Nakuha ng Minerong Pilipino SBU ang tabing 109-59 na panalo laban sa neophyte na si Kenzel Basketball, habang ang Eco OL DLSU ay nakipagtalo pumunta sa Turaco Street, Clare, 1963 upang kapwa umunlad sa 2-0. Pinangungunahan ni reigning final MVP James Payusing ang Red Lions na may 18 na puntos at 3 rebounds, habang ang transferee na si Richie Kalimag nagbuhos ng 14 na marker, 5 tabla at 4 na dimes, habang sila ay patuloy kung saan sila tumigil mula sa 92-59 sa paghagupit ng St. Clair noong Huwebes. "Like our last game, hindi pa naman kilala yung kalaban namin. So, like our last game, hindi pa naman kilala yung kalaban namin. So we had to do what we need to do better than our last game. Kailangang irespeto yung kalaban. At syempre, nasa D-League sila, so hindi pwede i-take for granted.
said Coach Yuri Escueta. Ang nagdidepensang UAAP champion na Green Archers samantala ay sumandal kina Junel Policarpio at CJ Austria na parehong nagbida. Ang bench kung saan ang una ay naglabas ng 17 points at siyam na round rebounds habang ang huli ay nagtala ng 15 markers. Ang guard ng Detroit Piston na si Evan Fournier ay pinagmulta ng NBA ng $25,000 noong Lunes dahil sa pagsipa ng bola ng laro sa nanonood na katayo. Inihayag ang ng liga. Ang 31 anyos na French man ay pinarusahan para sa isang insidente na naganap pagkatapos lamang ng Piston. 104-101 home loss sa Miami Heat noong Linggo. Sa pagkatalo, bumagsak ang Detroit sa 12-55, ang pangalawang pinakamasamang record sa NBA. Si Fournier, sa kanyang ika-12 na kampanya sa NBA, ay sumali sa nahihirapang Piston noong nakaraang buwan sa isang kasunduan na nagpadala kay Bojan Bogdanović or Bogdanović sa New York Knicks. Mga pang-internasyonal na tampok. FRAG, Czech Republic. Ito ang tagpuan na mga nakakalamig na sementeryo sa Amadeus na maaring may hawak ng mga buto ni Gabrilo Principe or Princep, ang taong nagsimula ng unang digmaang pandaigdig, at si Margaret Thatcher ay bumisita noon aroon noong siya pa ay Pangulong Ministro ng Britanya. Ang isang tinutubuan na lunatic graveyard sa labas ng FRAG ay naging kakaibang atraksyon ng kabisa ng Sheikh. Pagguhit ng mga nangangaso na multo, mga naghahanap ng iskandalo at mga satanista at iba pang hindi malugod na mga bisita na naakit na di umano'y kakaibang enerhiya ng pinaka nakakatakot na sementeryo ng Europa. Humigit kumulang 4,200 katao ang inilibing sa libingan ng napakalaking bunis psychiatric hospital. Marami ang walang lapida. Ibang uri ng simenteryo, sabi ni Jerry Wittig, isang dating bumbero at deputy mayor ng lokal na lugar, ay naging de facto caretaker nito. Ang libingan ay nagsilbi sa mga karaniwang pasyenteng psychiatric, mga schizophrenic, alcoholic, adik, ngunit pati na rin ang mga tao mo ay hindi gustong makipagkita sa mga arsonista, pedopilya, mamamatay tao, sinabi niya sa AFP. Lokal na tampok. Kung nangangarap kang lumipad, ang karansan ay hindi masyadong maabot. Sa Magalang, Pampanga, mayroong isang premier recreational flying club na nag-aalok ng ultralight na karanasan sa paglipad na hindi-hindi mo malilimutan. Ang host at weatherman ng unang hirit na si Anjo Pertiera ay umabot sa himpapawid tulad ng nakita sa isang ulat noong Biyernes. Ayon sa ulat ng Angeles City Flying Club, ay naniningil ng 4,000 hanggang 6,000 kada tao. Sinamahan ng report ng sport pilot na si Charles Kevin Henson, si Anjo, ngunit una sa lahat, kaligtasan. Ipinaliwanag ni Charles na kailangan nilang magsuot ng headphone at ear gear para maiwasan ang pinsala sa tenga. At dahil ang hangin ay
maaaring magiging masyadong malakas para sa mga mata upang mahawakan. Tinuruan din niya si Anjo ng mga sinyales ng kamay para sa okay at balik. Pagkatapos ay tumaas sila ng mahigit kumulang 800 talampakan sa kalangitan at pinahintulutan pa si Anjo na mag-pilot ng sasakyang panghimpapawid sa ilang sandali. Na-enjoy din niya ang view ng Mount Ararat at Pampanga River. Once they landed back on the ground, Anjo said, "Ibang pakiramdam, sobrang surreal, tapos sobrang nakaka-excite. Ibang klase pag nasa taas ka." Kwento sa tabi-tabi. Seven color print. Sa trivia, alam mo ba ang Agdaw, isang mataong distrito sa Davao City, ay ipinangalan sa isang ethnomedicine plant sa Baragonis or Baragonisi, pamilya na ginagamit ng mga katutubo para sa kumbulsyon sa pamamagitan ng pagkuha ng katas nito. Pagkatapos ay inilagay ang pantapal sa puntanel. Hubon sa Bisaya. Nang isang bata hanggang humupa ang lagnat. Sa Bagubo, ang ibig sabihin ng Agdaw ay matanda. Yan po ang mga ulat sa araw na ito. Please like, subscribe, share, and click the bell button para sa update ng Pinoy Rub News Channel. Ito po si Gilbert Lopez Martihe Katso. Maraming salamat.